Hi guys, welcome to my vlog. Ayan, walang katapos ang hagdanan yung topic natin guys. Pero sa video ito guys, ang isishare ko sa inyo is kung paano natin i-apply yung drawing natin. Kumbaga na-skill na natin siya. Kumbaga pumunta tayo sa site, sinukat natin, ginawa natin yung sukat. Ngayon, kung paano naman natin yung i-apply yung sketch natin. Ayan, yung computation natin, mga computation natin. Saka yung paggawa nito, yung sikreto sa paggawa nito. Kung paano natin to ilalagay dito sa i-drawing sa may walling. Una sa lahat guys is gusto kong pasalamatan yung mga subscriber ko, yung mga nanonood ng vlogs ko, ayan, yung mga nagsusubaybay sa akin. So yun, maraming salamat sa inyo guys, kasi hindi mag-grow yung channel na to kung wala kayo. So please continue supporting my channel, yung mga vlogs ko. Salamat. So bago tayo mag-proceed sa guys dun sa kung paano natin to i-apply sa mismong walling, konting review muna tayo. I-review ko lang yung gawa natin ako guys. Pag pumunta ako sa site, ayan, kumbaga dati na siyang project, ayan, kumbaga hindi ako gumawa, kumbaga ipapagawa lang yung hagdanan. Ang ginagawa ko guys, pumupunta ako sa site, sinusukat ko yung top flooring saka flooring to flooring, ayan. So kasi doon sa point na yun, malalaman ko kung ilang step yung papasok. Ayan. Bale sa nakaraang video ko guys, is nasabi ko na to. Pero i-review nga lang natin. Ayan. For example, yung area is top flooring. Flooring to flooring is 320 cm. Ayan, 320 cm. Ngayon, ang gusto kong step niya is 16. 16 steps, so dinivide ko siya. Kumbaga 320 flooring to flooring, 320 cm divided by 16 cm, ang lumabas is 20 cm. So ito yung gagamitin natin niya, nating pinaka riser niya, 20 cm. So ayun siya. Ngayon, ang gusto ko namang lapad ng ano niya, ng step niya, thread niya is 25 cm. So ang gagawin natin is imumultiply natin by 15. Bakit by 15? Ngayon nga, 'di ba? Ito kanina, dinivide natin sa 16. Kasi ang pagdi-divide natin guys is kasali hanggang doon sa may dito. Taas hanggang sa may top flooring. Ngayon, dito naman sa kabila, 25 nga yung gusto nating thread niya, yung half, lapad ng step niya, divided ay multiplied by 15 lang siya, gawa ng, dito tayo nag-umpisang magsukat. Eto, kasi nasa ulog yan, kumbaga inulugan natin yan. Ayan, hindi tayo nag-umpisa rito. Ganito yan guys, pwede mo rin namang gawing 25 by 16 para hindi magkalituan. 25 times 16, ayan, 16, kasi 16 dito para magpantay na lang sila, ganyan. Ngayon, pag nakuha mo na yung sagot nun guys, ileles mo rin yung isa. Magleles ka rin ng 25, gawa ng, kumbaga nandito kasi yan, hanggang dito dapat yan. Pero nag-adjust ka ng isang step, 25 cm, gawa ng, yung isang riser niya, ay thread niya guys, is nandito na sa taas ng beam. Ayan. Kasi kung bibilangin natin yung patayo niya guys, yung riser niya, yung riser, di ba 16 to? Ayan, 16, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, ulit, lilito ako guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yan, 16 siya guys hanggang dito. Pero yung step niya guys, kung bibilangin natin, yung thread niya is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, so yun guys, 15 lang siya, di ba? Kaya nga 25 times 15 lang. Ang lumabas 375. Ayan. Eh bakit ko sinasabing 16 steps? Kasi yung pang 16 guys is dito na sa may top flooring. Ayan, top flooring. Okay? Sa ako guys, pagka ano, laging may beam diyan. Beam. Kasi ito yung lalagyan ng ano, bakal yan eh. So yun, bale nasabi ko na rin yan sa mga nakarang videos ko guys. So mag-focus na tayo dito naman tayo sa ano, i-apply na natin yung kung paano natin i-apply to sa mismong walling. Paano natin yan i-drawing. Yan, sasabihin ko na sa iyo guys, i-reveal ko na yung sikreto nyan. Yung isang sikreto para lalong mapadali yung trabaho natin.
Bale, eto na siya guys. For example, yan, sana ma-visualize nyo. Kumbaga, nasa site na tayo kanina. Nasa site na tayo, sorry. Ayan, nasa site na tayo. Diba yung ano natin kanina is 320. Diba? So, ang gagawin natin, is eto, kumbaga eto, flooring to flooring kasi, 320 cm yan eh. Ayan, flooring to flooring. Top yan na guys, ha, sa ibabaw ng second floor, saka dun sa flooring sa baba, 320, diba? Eto nga yung ano ka na, natin kanina. Kaya yun yung kagandahan pag may guide ka guys. Ganun yung ginagawa ko para hindi ako na pagdating ko sa site, hindi na ako malilito. Ayan, ginagawan ko muna ng sketch sa kino-compute ko. Ngayon, i-apply natin. Ayan. Ayan, nakuha na natin yung 320 guys, kasi 320, diba? Ngayon, yung ano naman dito. Ayan, huhulugan natin yan. Kaya na sinabi ko sa inyo kanina. Ayan, hulog yan. Tapos mula dito, diba? Kasi may guide na tayo kanina eh. Ito. Ilalagay natin yung susukat tayo ng 375 kung saan, hanggang saan yung 375. Halimbawa, hanggang dito. Example lang to guys. Itong video ko guys is para sa lang sa mga baguhan. Kasi kung veterano na kayo guys, saludo ako sa inyo. Yan, sinishare ko lang itong video para sa mga tulad kong nag-uumpisa pa lang, para makakuha man lang ng kahit na konting idea. Yun, sa mga veterano na sa paggawa ng hagdanan, idol ko kayo. Ayan, shout out sa inyo. Ayan, tulungan natin yung mga baguhan. Ayan, huwag natin silang i-discriminate. Ayan. So ito, kumbaga hanggang dito yung 375. Kasi i-apply nga lang natin yung ano, ginawa nating drawing, di ba? Ngayon, ang gagawin mo, kasi dito, mula dito is 375. Ayan, susundan na lang natin yung drawing guys eh. Ayan, 375. Ngayon, ang gagawin mo, sukat ka dito, 375 cm. So, ulit-ulit, no? Para lasing. Ayan. Ngayon, ang gagawin mo guys, dito, sa dulo nito, kasi sa pader mo na ito yung na-apply eh. Kailangan, eto guys ah, diba yung lumabas kanina na riser natin is 20 cm. Ayan, 20 cm yung riser. Ngayon, ang gagawa mo, gagawin mo dun sa dulo na sukat mo na 375, kuha ka ng hulog o di kaya bar level. Ayan, anuhan mo yan. Kailangan nasa bar level yan. Kuha ang kukunin mo sukat guys, ang kukunin mo lang na sukat is 20 cm. Gawa nang yun yung rise natin. Kumbaga ito yung 20 cm nya. Ayan, hanggang yan lang yung 20 cm. Sorry. Ngayon, ang gagawin mo naman guys, nakuha mo na yan. Dito naman sa top flooring, ito yung top flooring natin. Magle-level hose ka ngayon, gamit ka ng level hose. Ile-level mo siya hanggang dito. Ayan, sa tapat ng neto. Kumbaga tapat nito, yung sa baba. Kaya magle-level ka niyan. Kumbaga ito, nakuha mo na yung level. Kailangan mo siyang gamitan ng chalk line, pitik o di kaya yung tansi. Ayan, di ba? Hope guys na ito 20 cm yung ano nito ah. 20 cm. Ayan. Ngayon, ang gagawin mo dito, mula dito sa 20 cm na to, ayan, babatakan mo yan ng tansi. O di kaya mas maganda pitik na lang yung gamitin mo, chalk line. Ayan, kaguhitan ko lang guys ha. For example, ayan, so ayan siya guys, ito na. Naguhitan ko na siya. Ang susunod na gagawin natin guys, ito yung kumbaga ano natin ilalagay yung mga step niya, di ba? Although may video na akong isa guys kung paano yon, pero ito ibang diskarte naman yung isa na mas madali ring sundan. Ayan, madaling i-apply. So ayan, ngayon ang gagawin natin, ayan ha, flooring, top flooring na yun dun sa may taas guys ha, saka dito. Ang gagawin natin guys, ilan ba yung thread natin? Ayan, 25 cm guys, di ba? Ngayon, ang gagawin mo lang sa 25 cm yan, bawat step dito, for example, ito metro guys ha. Ayan, metro, 25 cm. Magsusukat ka ngayon dito ng 25 cm dito sa may dito level hose mo. Kumbaga ito yung mga 25 cm guys. Ayan. Ayan, mga yan. Kumbaga 25 cm yan ha guys. Ngayon, 'di ba meron ka ng guhit? Guhitan lang natin. Guhitan ko lang siya. Ayan. For example lang, sample lang to guys. Ngayon, ang pagkuha ng sukat nito guys, huwag yung susukat ka ng ayan, kumbaga sumukat ka ng 25 cm. Dapat guys, dito ka lang nakatutok. Ayan, dun.
di mo na siya ililipat, baka mamaya nakuha mo yung 25 cm. For example, nakuha mo na yung 25 cm, tapos ililipat, kumbaga 25 cm, nakuha mo yung 25 cm. Sample lang to guys, ah, ayan. Kumbaga ito, ayan, naguhitan mo na yung 25 cm. Sorry, magalaw. Ayan, kumbaga sample lang to guys, ah, 25 cm. Huwag yung ililipat mo na naman yung metro dito sa may banda rito, ganyan, para magsukat ka. Kasi minsan guys, eh, nagkakaroon ng konting ano dyan, hindi maayos yung pagkakalagay, ganito, ganyan. Hindi pwedeng ganun. Kumbaga dito, mag-i-stick ka na lang dito. Ganito yung gagawin mo para sure na pare pantay-pantay talaga yung mga gagawin mong step. Ayan. Kumbaga nakatutok ka na dun sa may beam. Ayan. Diretso na yan. 25, di ba? Tapos yung susunod, plus 25 ka ulit. 50, plus 25 ka ulit. 75, para hindi mo na to ililipat. Kumbaga magmamarka ka na lang ng diretso pa ganun, di ba? Kasi kung ilipat-lipat mo yan, baka magkaroon yan ng konting gap, ganyan. Baka mamaya hindi na pantay-pantay. Mas maganda ganito. Umpisa ka 25, tapos sunod 50, tapos 75, 1 meter. Ganon, dire-diretso, guwit ka na lang, di ba? Dire-diretso na lang yung pag-guwit mo. Hope guys na nakuha nyo yung point ko. Ngayon, paano naman, paano natin siya ilalagay dito sa may ano, dito? Gagamit ka lang ng hulog guys, ng plumb bob. Ayan, huhulugan mo lang siya dito sa mismong tapat ng pitik. Guguhitan mo lang ganyan. Konti lang. Maglalagay ka ng mga guhit na ganyan. Sa tapat, maglalagay ka ng tanda. Ayan, for example, ganyan yung mga tanda mo. Ayan, may mga tanda na, diba? Dito tayo. Lagyan natin lahat para ano. Guys, maraming nasasabi na ano, yung may mga nag-comment sa 25. Singit ko lang guys, 20 by 25 na cm na, no, na ginagawa kong nagdanan. Yung mga, yung tread niya kasi 25 cm. Tapos yung ano niya is 20 cm. Maliit daw. Sa dami-dami ng ginawa ko ng hagdanan guys, hanggang sa ngayon wala pa namang nagre-reklamo at saka wala pa rin naman nadidisgrasya. Maliban na lang siguro kung lasing ka, di ba? Ayun. Saka may mga engineer din sa akin guys na na ino-okay din naman tong ganitong itsura. So, yun, lalo na dito sa probinsya, guys. Ayan. Ngayon, balik tayo dito. Diba? Nahulugan mo na yan. Hulog dito. Ngayon, dito ka lang maglalagay ng tanda. Ngayon, ang gagawin natin dyan, para makuha natin yung pinaka-step niya, kumbaga ito sa dulo tayo. Ayan, nahulugan mo na siya. Ang gagawin mo lang dyan, guys, kuha ka ng ano? Anong iskwala? Alam nyo ba yung iskwala malaki, guys? Yung 16 by 24 inches. Yung mahaba talaga yun guys. Ginagamit kadarasan yan sa furniture. Tapos sa pag-layout talaga. Ginagamit talaga yan sa woodworking ganyan. Kahit sa anong tawag dito, masonry, carpentry yan. Ginagamit yun. Ngayon ang gagawin mo dun guys, for example ito yun. Ang gagawin mo lang, diba ito yung number 8, ay yung 20 cm kanina. Ayan, dito natin i-sample guys, para mas malaki. Kumbaga ito yung ano. Tapos nandito yung guhit natin. Ayan, ito yung kumbaga ito yung hinulugan natin. Tapos nandito yung 20 cm. Sample lang to guys, ah. Ayan, para mas malalong makita nyo. Ayan, kumbaga ito na nga, ito na yung hinulugan natin kanina galing diyan. Ang gagawin mo lang, kunin mo yung skwala ganyan, oh. Tapat mo dun sa taas. Tapos itapat mo rin dito sa baba. Ayan, tapat natin siyang ganyan. Pareho dapat nakatapat. Tapos guhitan mo na. Guhitan mo na. Pag guhit mo ng ganyan, ayan na siya. Ito na yung magiging riser mo ngayon. Ito yun guys, ah. Tapos ito naman 25 cm. Yan na yung tread mo ngayon, riser to. Ito na yung tread mo, di ba? Nakuha mo na. Ganun lang, tapos dito sa sunod, ulitin natin. Kasi may hindi to magbabago yung sukat guys. Hindi yan mag-a-adjust, gawa dito ka rin magbabase eh. Di ba? Kasi hinulugan mo yan. Ulitin mo lang ganun. Okay, ulitin natin para makita nyo. So, ayun. Ganun lang kasimple. Hindi mo na kailangan sukatin yung ano guys, yung riser. Automatic na yan. Makukuha mo yung 20 cm yan. Maniwala ka sa akin. Ayan. So, ito nga. Yun yung ano guys, yung sikreto ng pag ano nito, paglalagay ng ano na, pag kumbaga i-apply mo na doon sa mismong site. Yung isa naman guys is dito. Ayan, lalagyan mo ng ganyan.
Ayan, kumbaga ito yung ginawan mo kanina ng level hose, li-level hose mo, tapos ito, hulugan mo yan diretso hanggang dun sa una. Ngayon, ang gagawin mo naman guys, kung gusto mo yung isang pamamaran is ganito. Pero ito guys, mas mabagal to eh. Ang gagawin mo lang, isukat ka rin ng, ano kasi nasa level na yan eh. Yung riser natin is, ayan, 20 cm, di ba? Ngayon, 20 cm, sukat ka dyan. Kumbaga mula dito sa taas, 20 cm yan, dire-diretso yan, puro 20 cm yan. Ang gagawin mo naman guys, ganito. Mag-hose ka dito, level hose ka dyan, tapos magle-level hose ka dito sa tapat ng tansi. Kung saan tumapat, doon ka magbubuhit. Kaso mas matrabaho to guys eh. Tapos ilipat mo na naman yung level hose dito sa pangalawa. Ayan, kung saan na naman tatapat, ito, buguhitan mo na naman. Tapos yung pag nagwawa mo rin yan guys, ito pa rin, ganito pa rin yung kalalabasan gagamitin mo pag nakuha mo yun. Pero para sa akin, mas mabilis yung huhulugan mo na lang siya, di ba? Ngayon, ang isa pa kung paano mo naman to ililipat dito sa, kasi kumbaga pader to, yung guhit mo na to, paano mo naman ililipat dito sa may kabilang dingding, di ba? Kumbaga ganito. Ganito yung hagdanan. Asensya na guys, hindi ako marunong mag-drawing. Kumbaga ito, nakuha na natin yung ano, yung mga step niya. Ang gagawin mo guys, para mailipat mo dito sa kabila, yung guhit mo na yan, yung mga guhit mo dito, kung saan yung mga tapat ng hagdanan. Ayan. Make sure lang guys na nasa eskwala to, ha. Nasa eskwala yan. Ayan. Nasa eskwala. Ngayon, kung paano mililipat yung mga steps niya dito sa kabila, di ba? Paano mililipat? Ganito yan guys. Para mapabilis ka, pag nailagay mo na yung kahoy, for example kahoy to, yung stopper niya sa hagdanan, ang gagawin mo, ito, metro. Sukat ka lang. Sukatin mo lang kung ilang ano yan. Sinta na baliktad. Ayan, sukatin mo lang yung unang step. Kumbaga ito yung unang hakbang. Ay, tama, ganun nga. Sorry. Ito. Ito, kumbaga ito yung unang hakbang. Yan. Ganyan, magiging ganyan yan guys eh. Tapos ganyan. Ayan. Kung paano mo ito ililipat doon sa kabila, ang gagawin mo lang, sukatin mo lang to. Hanggang dito. Kung ilan yung lalabas dyan, yun yung ililipat mo sa kabila. Pero, ganun pa rin guys, dapat yung metro mo, ayan, hindi mo na kailangan ilipat. Kumbaga, for example, sample is ang nakuha mo dun is 40 o di kaya 30 cm. Dapat yung sunod dun 60. Doon ka naman ulit mag-uwit sa 60. Tapos sunod dun 90. Ganun, wag yung 30 yung una, ililipat mo yung metro sa pangalawa. Kuha ko ulit ng 30, lilipat mo ulit dun sa pangatlo, 30 cm ulit. Kaya nagkakaroon yan ng kahit ano, pakunti-kunti, baka magkakaroon yan ng konting diferensya. Kaya mas maganda kung saan ka nakatutok yung metro, ayan. Kumbaga 30 cm, sunod 60, 90, 120. So, yun yung ililipat mo lang na guhit dun sa kabila, guys. Ayan. Hope na nakukuha nyo yung point ko. Kumbaga dito, ililipat mo lang. Kumbaga nakuha mo na yan, kung paano mo ililipat yung sukat dito. Kasi naka-slant na yan, guys, eh. Ayan. Kumbaga yung kaparehan nito. So, hanggang dito na lang, guys. Hope na may natutunan na naman kayo sa vlog ko na to. Yung mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, please subscribe to my YouTube channel. Ayan, pahit nyo na rin yung notification bell, saka palike na rin. Maraming salamat. Hanggang sa susunod. Paalam!